purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, higit po sa ating Panginoon. Ngayon po ay patuloy tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. Salamat po sa Panginoon. Bago pang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa buhay na kaloob niyo po. Salamat sa kalakasan taglay namin ngayon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Minsan pa kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy po kami nagpapalinis sa inyo. Alisahin niyo nga po ang aming mga puso. Hayaan niyo po, Panginoon, sa magang ito. Ang mga salita, Panginoon, ang patuloy na pumuno sa aming mga puso, O Diyos. Salamat po sa inyo. Yung mga salita ay maging kalakasan sa bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy po namin sa inyo nagkakatiwala ang lahat. Kaya nga po ang siyang mamuna sa pag-aaral na ito. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Hayaan niyo po na aming mga na presensya ay patuloy na maranasan at sumagana sa bawat isa. Salamat po. Pinupuri namin kayo at pinadakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Kayo po ay makipagbukas sa akin sa aklat ng Unang Korinto, chapter 15, verse 57 hanggang 58. Inulit niyo po, Unang Korinto, chapter 15, verse 57 hanggang 58. Babasahin ko po. Sabi po dito, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan na tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Amen. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Sabi dito sa 57, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagtagumpay po ba tayo ng Panginoon? Amen po ba? Alam ko ang bawat isa po sa atin ay pinagtagumpay ng Diyos. Kaya nga po tayo narito dahil ang Diyos ang patuloy na nagtatagumpay sa ating mga buhay. Sabi po dito sa 50, ito po yung ating anin. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. At huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Sa verse na ito, ito po ay warning verse. May warning sa verse na ito. Ano po ito? Sabi po dito, magpakatatag kayo. Alam niyo po bakit magpakatatag? Sapagkat tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon. Kung tayo ay pinagtagumpay ng Diyos, hindi papayag o hindi hahayaan ni Satanas na maging matagumpay tayo. Kaya binibigyan tayo ng mga pagsubok, ng mga problema. Kaya nga sabi, magpakatatag. Kasi merong pagsubok. Susubukin tayo. Meron tayong pagdadaanan. Pero alam niyo po, kahit na meron tayong pagdaanan, kung tayo ay, yung pundasyon natin ay nasa Panginoong Jesus, ano man yung mangyari, ano man yung pagdaanan natin, ano man yung hamon ng kakaharapin natin, kapag tayo nasa Panginoon, mananatili tayong nakatayo. Katulad nung sabi dun sa Lucas, yung dalawang uri ng tao na nagtayo ng kanyang bahay. Yung isa nagtayo doon sa batuhan at yung isa naman ay nagtayo doon sa buhanginan
yung isang nagtayo doon, yung isang tao na nagtayo doon sa batuhan, dumating yung alon, dumating yung malakas na alon, mga dumating yung mga pagsubok, nanatili siyang nakatayo. Subalit yung isang tao na nagtayo ng bahay sa kanyang sa buhanginan ay nung dumating ang malakas na alon, yun po ay bumagsak. Kaya po, patuloy po tayong magtatagumpay, patuloy tayong magiging matatag kung ang ating pundasyon ay ang Panginoong Jesus. Kung nasa Panginoon tayo, patuloy tayong magtatagumpay. Sabi nga doon sa Unang Korinto, babasahin ko po, Unang Korinto, chapter 1, verse 8. Sabi po dito, pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan upang kayong maging walang kapintasan sa araw ng pagdating. Sabi dito, pananatilihin. Papananatilihin matatag sa pananampalataya. Oo, merong mga pagsubok. Pero sabi doon, isang pangako ng Diyos sa atin na pananatilihin niya tayong matatag. Kung patuloy tayo na patuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo aalis sa presensya ng Panginoon. Kasi kapag umalis tayo sa presensya ng Panginoon, andyan ang kaaway. Paglalaroan tayo ng kaaway kung wala tayo doon sa kamay ng Diyos. Dahil wala tayong protection. Ganyan po ba? Sabi doon sa Hebreo chapter 10 verse 31, kilakilabot ang sasapitin ng mga taong wala doon sa kamay ng Diyos. Kaya patuloy po tayo na manatili sa presensya ng Panginoon upang sa gayon ay anuman yung pagdaanan natin, anuman yung hamon ng buhay, anuman po yung ating kakaharapin ay mananatili tayong matatag. Mananatili tayong nakatayo. Kasi yung pundasyon natin ay ang Panginoong Jesus. Kaya, manatili tayo. Kaya nga sabi dun sa ating binasa, magpakatatag kayo. Kasi meron talaga tayong pagdadaanan. Ang buhay paglilingkod ay hindi lang ito puro ginhawa, hindi lang po ito puro saya, hindi lang ito plain, hindi ito smooth, kundi meron tayo talagang pagdadaanan, meron mga bako-bako, liko-liko, meron talagang lungkot, merong pagdadaanan tayong mahirap, pero salamat sa Diyos, dahil ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo ay makapagtagumpay. Patuloy lang po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Patuloy tayong magpakatatag. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. At kapag tayo ay matatag, kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, hindi po tayo magagapi ng anumang pagsubok, ng anumang hamon ng buhay. Kapag ang ating pundasyon ay malalim, ang ating pananampalataya ay malalim, ay mananatili tayong nakatayo. Sabi doon sa Mark na talaga may pagdadaanan tayong mga paghihirap. Pero sabi doon, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya kailangang manatili tayo tapat kahit na merong pagsubok. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Manatili tayo sa pagtitiwala sa Diyos kahit merong mga pagsubok. At patuloy na maging malalim yung ating pananampalataya sa Kanya. Kailangan tayong patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita. Patuloy tayong
mag-aral ng kanyang salita upang sa gayon ay maging malalim yung ating pananampalataya, yung mas sigit pa nating makilala, lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi pwedeng hindi tayo nagbabasa, hindi tayo pwedeng hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng hindi tayo nag-a-attend ng mga gawain. Kasi katulad ng sa pagtatayo ng mataas na building, kailangan natin ng malalim na pundasyon. Kasi dumating man ang bagyo, dumating man ang unos sa buhay, hindi ka tatangayin kapag malalim yung ating pundasyon sa Panginoon. Sabi po doon, magpakatatag. Magiging matatag lang tayo kung malalim yung pundasyon natin sa Diyos. Magiging matatag lang tayo kung patuloy tayong nag-aaral ng kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ang ating pundasyon. Ang Panginoong Hesus ang ating pundasyon. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, sabi po doon, pangalawa po, sabi po doon, huwag manghina sa inyong pananampalataya. Huwag manghina sa pananampalataya. Sabi nga ay, mahirap magdala ng mensahe kapag nanghihina. So, paano tayo makakapagpalakas? Paano tayo makakapagpalakas ng mga nanghihina kung tayo din ay nanghihina din? So, kailangan natin yung ating pananampalataya ay patuloy na lumakas. Ano po? Patuloy natin palakasin yung ating pananampalataya. Sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 7. Sabi po dito, simulan ko po sa verse 6. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at hindi dapat ninyong panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya niyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi, pero mas mahalaga ang pananampalataya kaysa sa mga gintong nawawala. Sabi po dito, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Yung mga pinagdadaanan pala natin mga pagsubok, yan po ay para mapatunayan natin na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay totoo. Na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay talagang nasa Panginoon. Kapag nandun tayo sa mga pagsubok na mga sitwasyon sa buhay natin na mahirap. Sabi nga ay, kung tayo ay nagme-meditate ng salita ng Diyos, hindi tayo manghihina. Kailangan talaga maging malakas tayo dahil susubukin tayo. Ano po? May mga pagsubok talaga na pagdadaanan. Kahit tayo ay nasa Panginoon, may pagdadaanan po tayo. Hindi po tayo exempted sa mga problema, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok, hindi po tayo exempted sa mga pagdadaanan natin sa buhay. Sabi po doon sa Efeso 6 verse 16. Basahin ko po. Efeso 6 verse 16. Saan sabi po dito, kaya nga kailangan natin, sabi po dito, di lang iyan, gamitin nyo rin bilang panangga ang pananampalataya nyo para hindi kayo tablahan ng mga panunokso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyaw. Kaya kailangan gamitin natin bilang panangga yung ating pananampalataya. So, yung shield of faith. Kailangan natin gamitin yung armor na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan
lagi tayong naka-ready dahil andyan si Satanas na parang manukso at pabagsakin ang bawat isa sa atin. Pero kung suot-suot natin yung armor, full armor ng Panginoon, yung armor ng Diyos, yung faith, yung pananampalataya, kahit na nagliliyab pa yung palaso, hindi tayo tatablahan dahil may protection tayo. Kaya patuloy nating patuloy tayong magtiwala sa Panginoon upang yung ating pananampalataya ay patuloy na maging malakas at patuloy tayong lumapit sa Kanya, maging patuloy tayong mag-aral, lumalim sa Kanyang mga salita. Pangatlo po, sabi po dito, magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang mga paghihirap niyo para sa Kanya. Sabi po din, magpakasipag sa gawain ibinigay ng Panginoon. Pakasipag sa gawain. Sabi po dun ay, pagtapatan natin. Sabi nga, pagtapatan natin anuman yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kahit anuman yung ginagawa natin para sa Panginoon, yun po ay ministry. Nakikita ka man o hindi, kung yun ay ginagawa mo sa Panginoon, yun po ay ministry. Malapit na pong dumating ang Panginoon, Panginoong Jesus, kaya magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Minsan, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, parang ayaw na nating patuloy, pero tulungan tayo ng Panginoon. Palagi nating kapag nandun tayo sa sitwasyon na nahihirapan tayo, sitwasyon na hindi maganda, lagi nating sasabihin sa ating sarili na bless the Lord, O my soul. So, patuloy na sa lahat ng pagkakataon, magpuri tayo sa Panginoon kahit na may paghihirap. Gawin natin yung pinakamabuti. Gawin natin yung magagawa natin. Sabi nga, palagi natin iisipin na last day na natin. Yung araw na ito ay huli na. Para, kasi pag huli na, pag yun na yung pinaka-last day mo, gagawin mo na yung pinakamabuti mong magagawa. Kasi yun na yung pinaka-last day mo. So, gawin po natin yung pinakamabuti natin magagawa. Kasi sabi doon sa ating, sa ating binasa, sabi doon, dahil alam ninyo na hindi masasayang mga paghihirap niyo para sa Kanya. Our labor is not in vain. Hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng pagpapagal natin. Hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga, ibigay na natin ang pinakamabuting paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Masumpungan nawa tayo ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik na naglilingkod sa Kanya. Nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Salamat sa Diyos. Sabi po doon sa ating, uulitin ko po sa ating binasa na magpakatatag tayo. Sabi ko, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Bilang nais ko rin pong magpatotoo, magsing patotoo po, way back 2014, nung ang gawain ng Diyos sa lugar ng Taiwan ay nagpasimula, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon, ng pribilehiyo na
makabahagi sa pagpapasimula ng gawain sa Taiwan. Salamat sa Diyos. Nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa lugar ng Taiwan. Kung paano pinalago ng Diyos yung gawain sa Taiwan. Sapagkat isa sa dahilan kung bakit ang gawain sa Taiwan ay lumago, sapagkat ang andun yung dedikasyon ng ating pastor na nandoon. Salamat sa Diyos dahil patuloy na yung pananampalataya niya sa Panginoon ay naroon na maraming pinagdaanan, pero nanatili po siya sa Panginoon, nanatili sa pananampalataya sa Panginoon na alam niyang may gagawin ang Diyos sa lugar ng Taiwan. Salamat po sa Panginoon. Nakita ko, naranasan ko kung paano kumilos ang Diyos sa lugar ng Taiwan. Yung mga minsan imposibleng bagay, pero ang Diyos ko ay wala naman po imposible sa Panginoon. Kaya talagang pinaranas ng Panginoon na makita o maranasan ko, makita po na sa simula, talagang andun yung makikita mo talagang yung kamay ng Diyos ay talagang naroon. Kasi hindi ko po ma-explain, pero talagang masasabi ko na ang Panginoon po ang kumikilos. Sa simula hanggang sa ngayon, Panginoon pa rin po ang Panginoon ang siyang kumikilos talaga sa kanyang gawain. Amen. Diyos ang patuloy na nagpapalago sa kanyang gawain. Isang kagalakan na ang gawain ng Diyos sa lugar ng Taiwan ay talagang patuloy na pinalalago ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon na naging kabahagi po ako sa lugar na iyon. Salamat sa Panginoon dahil marami pong kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon sa lugar ng Taiwan. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Patuloy lang po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon, sa pagtitiwala sa Panginoon. At alam po natin na yung ating mga ginagawa, minsan pagod, may pagod, puyat, pero alam ko po na ang lahat ng yan ay nakikita ng Diyos. At hindi yan mawawalang kabuluhan sa Panginoon. Lahat ng ating pagpapagal ay mahalaga sa Panginoon at nakikita ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon sa magan ito. Patuloy po tayong magpakatatag. Ano man po yung dumating, maranasan natin, yung mga sitwasyon sa buhay natin, magpakatatag po tayo. Patuloy tayong magpalalim sa Panginoon. Yung ating pundasyon ay palaging ituon natin sa Panginoon. Kaya upang hindi tayo manghina, sa ating pananampalataya. At sa lahat, magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi habang tayo ay nagpapatuloy, habang tayo ay gumagawa sa ubasan ng Panginoon, andun na yung ating pananampalataya ay lumalakas. Kaya nga, mahalaga na tayo ay dumadalo. Mahalaga na tayo ay dumadalo sa kanyang mga gawain, na tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, na gumagawa para sa Panginoon, sapagkat mas lalo tayong lumalakas. Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito. Patuloy na ang Panginoon ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo manalangin, magmukas na panalangin,
Nais ko lamang po na bumati ng isang maligayang ikawalong anibersaryo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat may ganitong pag-aaral na kung saan tayo ay sama-samang nakakapag-aral. Nasaan man tayong dako ng mundo ay patuloy tayong nakakapakinig ng kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat sa patuloy na pagsama niyo. Salamat po, Panginoon. Dahil kayo po, O Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng tagumpay. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo nga po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag sa mga hamon ng buhay, Panginoon. Dumating man yung mga sitwasyon, yung mga pagsubok sa buhay namin, manatili po kami, O Diyos, na matatag, manatili kami sa inyong presensya, manatili kaming nakatayo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na huwag manghina ang aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa kabutihan niyo. Patuloy po namin alalahanin, Panginoon, yung kabutihan niyo na ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa umagang ito, taglayin nawa, Panginoon, ng bawat isa, yung kalakasan na nagmumula sa inyo. Yung mga salita niyo, Panginoon, ang patuloy na panghawakan namin, maging kalakasan namin ito, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakinig, nanood, O Diyos, at yung manunood pa, Panginoon, hayaan niyo po na patuloy kayong manguna, mangusap sa bawat isa. Kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Palakasin niyo po, Panginoon, bawat isa. Lalo na, Panginoon, yung mga nanghihina, O Diyos. Yung palakasan niyo, Panginoon, patuloy na sumagana. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin na minibigay sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng pagluwalhati ay tanging sa inyo lamang po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tingin po ang Panginoon at sa mapagpalang araw po muli sa bawat isa. God bless po.